And we are back, mga kaibigan, sa ating game number 2 ng ating upper bracket finals between MG Trust and Among Us taking game number 1. Medyo maganda ang kanilang simula sa series natin na to. Tingnan natin kung makakabawi ang MG Trust. Kami ulit ang magiging caster nyo, Kitty. And Akimaru. Game number 2 of this best of 3 series. Nasabi na nga natin, no, upper bracket finals. At ang matatalo dito ay bababa pa naman sa lower bracket. At ang mga kalaban nila ay ang winner ng Boom Esports versus TNC na yan. After na din itong series na to. So, abang-abang lang kayo dyan na matapos to. And let's see kung makaka-2-0 na ba ang Among Us or ma-force out ng MG Trust ang game number 3. Ayun na nga, so, truly. Let's see dito sa, ano, sa draft natin. At syempre, bago ang lahat, no, kung wala pa kayong mga accounts dyan sa pnxbet.com, use our promo code coupon WXC. Bet on your favorite games, from esports to sports betting. Meron din tayong live casino dyan and meron tayong ating mga game show. So kung gusto nyo maglibang at magkaroon ng chance sa manalo, magbet lang sa PNXBet. Use our code LUPON WXC. Ayun na nga. So, ayun na. Shoutout sa mga viewers natin dyan. Ha? Kenneth Cantolias. Ayan. Kaya Aki. Uy, Aki din. Katukayo ko to. Si Carlwin Dumanik. Uy, ano nga? Katukayo? Si Katukayo? Since maraming viewers dito sa FB, kasi kapon kasi sa Twitch kami, gusto namin pasalamat sa lahat ng nag-donate. Meron kasi tayong ginagawang donation drive para sa mga nasunugan. Oy, sa mga nasunugan, so, sa Cavite. As of now, no, ang nasa akin ay nasa 125,000 pesos na success. Yun! Akin lang yung bad. Naipon. Yan ang naipon natin for the donation. At currently, nasa 50,000 pa lang yung nababawas namin doon. So, kaya magkakaroon pa ng batch 2 kasi bibili pa ulit kami. Uubusin namin lahat yan para sa pang-donate. Maraming salamat pa din sa mga pro players at mga Dota personalities na tumulong at nag-donate. Diba? Thank you po. Ay, si BDG, nag-chat. Sama daw siya mag-cast. Pumunta ka dito. Halika na rito. BDG. Punta ka na rito, BDG. Eto maganda ngayon dito. Among Us, may Spectre, ayaw sila. Dalawa sa hindi binibigay na hero nakuha nila. Yeah, IO pa, no? Sakit na lamunan ko ngayon, guys. Yeah, palumpalo ka, magkasigaw ka ng sigaw, parang di sasakit na lamunan. Ne, masakit kasi galing pa ako ng, birthday kasi ng, sinalubong kasi namin yung birthday ng girlfriend ko. Kasama ko si Laki Mo, ayan. Mira. Sila Tars, sila Joby, sila Ewe, sila Fox, nandun sila sa apartment kagabi. You? Si Dayan, tsaka si KJ, nandun din. Andiyan na ata si ano, sino itong pumasok? Ay, si BDG. Wow, dumi Discord. Nakapalang mukha. At yung Discord, kaya, BDG, pumunta ka sa building. Pumunta huwag kang, ka huwag doon sa tamad. Building. Ang lapit-lapit mo lang, tinamad ka pa maglakad. Oo. Dito ka sa building, may mic dito, BDG, ilika dito. Huwag ka dyan. Punta ka na doon. Ay, okay lang yan, si Dayan nga, di naliligo. Dalawang araw, nagkakas, magkakasunod, pares pa doon. Sa asa yan. Ayan, ayos spec ng Viking.gg, panalo na natalo pa. Yun, tingnan natin. Viking.gg yun, guys. Viking.gg yun. Among Us to, ibang region yun. Ay, Sito. Tumaya ka ba, Kuya D? Among Us nga ako dito, 2-0. Yung MG, nag-Ricky kanina. Oo, oh, yung talo. Talo. Yun, sinampo lang kami nun Ayaw talo kayo doon? Sa talo nila, sinampo lang kanina kami yung hapon, nun sila kalaro namin eh. Pinaktos kami ng Ricky, kaya sila nag-Ricky. Ayun, nag-Ricky. Tinuhits nung Slardar ni Coco yung Ricky niya. Parang walang item. Pag amplify damage, naka-double damage yung Slardar, nabas yung ulo, naputol eh. Sumabog. Una ulo. Pero eto guys ha. Bat Rider, ano kaya to? Offlane o mid lane? Pwedeng si Coco Bat Rider dito. Pwedeng offlane. Hindi naman hero ni Abed yung bat eh. Sabagay. Ano bat si Abed ah? Pero hindi niya hero yun. Pero best hero niya, no? Kumbaga, forte talaga ni Coco yan. Oo. Sabagay. Ay, si BDG. Nilagyan na picture si BDG. Nilagyan na picture, Barlo. Oo. Opo, mga nagtatanong. Yung mga nagtatanong po, execution na po ulit si Barlo, mga kaibigan. Pinabalik na po siya. Mm-hmm. Ang anak na palaya, na pasaway. Pinapabalik na po. Batang pasaway. BDC. Teka. Anong masasabi mo sa ancient apparition pick dito? Apa yung pick eh. Yun yung mga usual lineup ni yan eh. I mean, usual lineup ng MD Trust. Before nung nakakalaro pa namin sila, yan.
Mahilig sila sa mga members. Hmm. Ito nga, naglabas pa ng ABBA doon. So, di natin madalas nakikita yan. AA, ABBA doon, sakto lang. Pero, syempre, nakakita sila ng Batrider. So, automatic, ABBA doon yung magiging pick nila rito para may pang-dispel sila doon sa Sticky Napalm, di ba? Ng Batrider. Multi-pick yung ABBA, ginsa na eh. Ayaw expect, di ba? Sorry, tinawagan ako ni Kapitan. Kasi tinawagan ni Kapitan? Eh, dun sa donation bukas, si Kapitan pala tumawag. Sinagot ko. Sorry, game na. Ayun na daw. Eh, ikaw, BDC, kung tataya ka dito, saan ka tataya? Tataya ako? Gusto ko MG Trust to. MG Trust na. Kaya, doon na. Hindi, Among Us ako. Naka-2-0 ako sa Among Us. Hindi, MG Trust muna mananalo. Tapos, third game. Tangin na mo, nakaano nga ako, naka 2-0 ako, hindi talo. Ah, 2-0 ba? O sige, Among Us tayo. Ah! Eh, kung if ever naman malaglag pa ang Among Us, pwede pa bumawi yun sa ano? Hindi, okay na. Bra. Kampante na ako, may void spirit na ni Abed Yusuf, isa sa mga kanina. Abed, nakita mo. Napakalakas. Hindi, parang ano, BDC. Ganyan-ganyan rin ako mag-void spirit. Hindi mo kasi yata alam na yan yung isa sa mga signature hero ko eh. Morning person kasi, no? Oo, pag morning, nakikita nila yung void spirit ko. Pero lately, di ko na nagagamit. Kasi, ano na eh. Nag-wild rift na ako eh. Kinakain ako ng wild rift eh. Tsaka okay na nagkakas ako ng Dota na lang. Dota ko sa Dota. Sa kas ko na lang nakikita yung Dota. Sinuko ko na siya. Guys. Sasabihin ko na yung totoo. Oh, ano? Sasabihin ko na yung totoo kung saan ako nagtumaya. Saan? MG Trust Match Winner. Sino, ikaw? Bonak! Galing mo doon, 3 clubs for you. 20,000 taya mo? Mananalig na lang po ko kay Lord. Dinonate na nga lang, tinaya mo pa. Ay, hindi ka mananalo, Akila. Alam mo bakit? Okay lang. Alam mo ba di ka mananalo? Bakit? Eh, sa sugal, wag mong idadamay si Lord. Talagang hindi ka matatalo. Ay, hindi ka mananalo. Nee, okay lang. Never naman ako umiyak sa mga natatalong bet ko. Di iyakan na. Yabang niya kay BDC no 20,000 tumaya. Hindi. Tumaya. Tayo pa 500 lang si Aki 20,000. Ginamit ko yung donations. Huwag niyo ko isusumbong. Sarot. Double or nothing pa yan, yung donation. Pag ano? Edi pag bago pag nanalo may batch 3 no. So pag nanalo may batch 3. Kumbaga yung budget ano eh for 100 families lang. Eh sinugal nanalo for 200 na. Ah tama no, naman, 'di ba? Pero pag natalo, pag natalo din naman nila alam na tutulungan mo sila eh no. Yung sama. Okay lang, lang guys. Asaran lang. Tiwala lang. Ano kasi minsan talaga. Dami mong boyfriend sa chat, Aki, ha. Dami mong mga baby diyan sa chat, ha. I love myself too. De love ko 'yung mga 'yan kahit ganyan. Kahit inaaway ako ng mga 'yan. Si Aki, guys. Swerte lang 'yan, swerte 'yan si Aki. Pili ko kung nakilala ko niya nung kalakasan ng tarima ko, isa rin sa mga fangirls ko yun. Joke lang. Aki, kwento mo sa kanila saan mo ko na nakita? Saan mo na nakita sa ano? Event ba? Ewok sa'yo, saan mo ko na nakilala? Hindi ko natandaan eh. Ay, ESGS 2016. ESGS, oo, 2016. Ay, apat na taon na pala tayo, Kuya D. Sabay ko kayo nakilala ni Preya. Parehas yun. Preya, Jaimil. Oo, sabay ko kayo nakilala ni Preya. Oh. Speak ng ano, Among Us, ano. Pero teka, ito, kompleto na pala ang draft natin. Oh. So, kumuwento lang si Kuya D, tapos na agad yung draft. Ah, okay lang yan. Anong tingin mo, Kuya D? Uy, may invoker si Abed, puy. Oh my God. Di ko alam. Wala akong tiwala sa invoker, guys. Di ko alam kung bakit wala akong tiwala sa invoker. Okay lang naman, meron naman siyang skill na ano, EMP ba 'yon, yung nakakawala ng mana. Depende kasi sa magiging build niya kung ano yung maging takbo ng laro eh. Pero ito for feel ko kailangan niya magkuha Swex. Di naman na bago yung Quaswex, wala naman nang nag-exalt na invoker BDC, kaya nakahuli nakakita ng nag-exalt eh. Meron may nag-exalt. Sa late all, game kumbaga, na yun. Depende mo sa lineup din eh. Sa late game na nag-exalt. Mag ano lang, wala kayong pang-rundown ng early.
So more on defensive tapos naka all in invoker. Oh, yes. Nakaka-miss yung mga invoker na ng Sunstrike dati in uso eh, no. Kasi extra damage yun sa lane eh. Sunstrike magugulat ka na lang may mamamatay eh. Nakaka-miss na. Game 3 daw tingin daw nila magge-game 3 to. Invokerist ka daw ano. Avid naman daw gagamit eh. Kaya tiwala lang. Tiwala. Pero pakilala, pakilala natin. Motivate Trust sa region side. Si ano, sige. Abidis, si pakilala mo. Pakilala mo. Ah, sige, pakilala natin sa side ng MD Trust. Si Boombe sa kanyang Apak, Q sa kanyang Tiny Fearless, Storm Spirit, Masaros, Abaddon, at Jackie sa kanyang Light. Okay, sa side naman ng Among Us, si March sa kanyang Ayo, Abed, Invoker, Kuku, Batrider, In Your Dreams, ang Spectre, and si Sepir ang gagamit ng Post 4 na Void Spirit. Yan. Mm. Okay guys, do your thing. Ako taga-bahasa ng chat. Tiwala tayo dito sa ano, inbo ni Abed. Pero anyway, kung based naman sa draft, no, mas mabilis lang yung timing ng ano ng carry ng MG Trust, no? Si Slark. Oo. Kasi yung Spectre dito, mas favorable sa kanya pag tubagal yung laro. Mm-hmm. Meron pa siyang IO. So, maganda-ganda rin naman. But, fearless din kasi yung Storm Spirit, no? Parang ano yan eh. Depende yan kung maganda yung laning niya. Kung maaga siyang mag-online. Inaamoy niya kung may wards eh. Oo. Oh. Naka... Kahit, di ba, pag hindi mo siya pinutol yung puno, hindi talaga siya atakin ng tower. Kahit nakikita mo sa indicator na in-range siya. Ay! Ganon yun. Oo, oh, ganon. Kaya pinutol ni Masaros eh. Para inaamoy niya. Hindi, alam niya man na talagang usual yung ward spot na yun eh, no? Mm-hmm. Wala lang, para lang ma-deward nila agad. Pero tignan natin, Abed Yusof, sa isa sa mga hindi ko paboritong hero, invoker. Sa meta ngayon, hindi masyado pinipili invoy, no? Depende sa team eh. Depende sa team eh, sa player. May mga team talaga na nag-invoker. May mga team talaga na. Mayroon. Ito, tignan natin. Anong masasabi mo sa matchup dito, mid lane? Invoker up against the Storm Spirit. 60-40 out. 60-40 to in favor of Storm. Sa ano, hanggang sa denial. Kasi sobrang taas ang base damage ng Storm eh. Kung ikukumpara mo sa invoker na, diba? Eh, lalo na kung Quasmex, no? Kung Quasmex yan, lugi ka sa denial talaga. Yung invoker na malakas lumasit, yun yung mga exhort type invo. Pero okay na lamang naman na itong invoker na Quas, yung may regen ka, di ba? Okay, meron ka sustain sa lane. Meron ka sustain sa lane at saka meron kang... Pag nagkaroon ka ng enough level ng Wix, pwede mong i-drain out yung mana palagi ng Storm Spirit. Okay na ba yung mic ko? Hindi na nag-echo? Okay naman mic mo eh. Alam mong ba, wala namang ano eh. Viewers. Ayan, so paayos natin kay Direkan. Pero dito naman sa top play, no? Si Q, tamang ano lang dito. Ako, binato. May nagsabi dito sa chat. Na sabi niya, invoker daw ni Abed yan. I'm sure daw siya nakapikit si Abed mag-invoker. Weh, kahit gano'ng kakagaling, bawal kang nakapikit mag-dota. Huwag mong lokohin yung sarili mo, guys. Walang ganon. Yan ang pinaka-talk shit na narinig ko, nabasa ko ngayong araw. Kahit gano'ng kakagabisado yung invoker, hindi pwedeng nakapikit ka lang. Promise, walang ganon. Wag. Kuya, di lakas din talaga ng topak sa ulo, eh, no? Hindi, sabi dito, invoker ni Abed yan. I'm sure nakapikit na lang si Abed. Pwede ba yun nakapikit mag-dota? Walang ganon. Wala akong maluloko rito. Uy, dito naman ang dagger. Oh, teka lang. Oh, one more hit. Talo pa siya. Patay pa siya dyan. Doon pa siya namatay. Doon pa nga siya na first blood si Masaros. Masaros! Ay, hindi, makakata. Di kasi tinamaan nung... nung dagger eh. Nung spectral dagger na yung... ano. Kung tinamaan yun, mapapatay nila eh. Pero so far, so good. Lasitan lamang yung... Kita mo, tiga mo, 15 and 7 yung Storm compared sa 7 and 1 na invoker ni Abed. Nagda-dark pack naman yung ano, di ba? Yung tawag dito? Si Kinepam? Yep. Yung tingin mo, carry lang kaya to. Tanda na pala to ha, support Void Spirit. Siguro napaisip din siya, ba't niya chinat yun eh, no? Ba't niya kinoment na kahit nakapikit daw si Abed, nakapikit daw mag-invoker. Meron ka ba kilala nagdodota nakapikit, par? Wala. Walang, parang wala namang ganun eh, no? Wala. isa pa to si ano, RIP Sarcasm daw.
Wala, walang sarcasm yun. Sabi niya, I'm sure nakapikit. Talagang I'm sure nakapikit na lang si Abed maglaro. Pwede pa yun? Ako. Eto, nastaka na anim. Ayos na, ayos na. Anim na putik. Ayan na malakas dito. Si, ano, pero mamamatay yung Ayo sa top lane. Slark, ang ganda ng lineup din nila laban. Parang yung bot mahirapan, no, BDC. Uh-huh. May Slark, Slark Abba dun eh. Kumbaga, natural na... Wala akong gagawin eh kung bot rider ka dun sa dalawang yun eh. Siyempre, kung yung target mo, poprotektahan din naman ang Abba dun yun, di ba? Kung baga, as... Pwede niya dark back, di ba? Ah, oh, guys, tama kayo. Si Lolo Bots lang ang pwedeng magdota ng nakapikit. Tandaan yan. Eh, 20k MMR yun eh. Si Abed, 11 lang yan. Lamang pa ng 9k MMR siya. Si Lolo Bots dyan. Naku eh, ito lang ha. Tinatry din nilang ano ha. Si Kuko din kulang na rin siya sa mana dito. Tapos idad-idad, ano, the dark pack lang ni Slark, no? Baliwala yung ano, sticky nepam niya dito. Sa Bat Rider kasi eh. Oy, oy, tumating yung Void Spirit. Naubusan ng mana. Eh, kahit naman may mana, wala ka naman batakas. Grabe naman mag-sever. Kilamita ng tornado, pero boy pa! One more hit, abalas na save! Ah! What a play! Grabe yung galawan ng dalawang position for si Nain. Nagdikta nung mamamatay dun. Pero dito sa bottom lane naman, mukhang trade-off lang din. So, 2 for 1 trade, Kuku. Ang magiging kapalit at ang maganda dito, si Jackie na nakakuha. Feeling ko dapat yung ano, hindi na lang nila pinagsama yung ano eh, Slark Abba doon. Pero sabagay, okay lang. Sagarin na nila yung pagkalugi ng Batrider. Mm. Diba? Maramdaman mo as a bat, mararamdaman mo yung lugi pagdating ng ano, mid-game eh. Yung ano na, nagpaplano na kayo sa team, diba? Kasi una, as a bat, gusto mo, may sure ka na malalaso. Oh, okay. May Abba doon, di ba? Automatically, may maliligtas ang isa. Kailangan maganda coordination yun, no? Kung ilalaso mo na may Slark, high chance din na maliligtas niya yung sarili niya. So, mahirap para sa bat. So, pagaling yun to. Ano lang to, mga supports. Baga, nasa coordination yan, no? Kung kunyari, pag sinabi ni Kuko na igugo ko to, kailangan yung Void Spirit, meron siyang enough March item para... Kunyari, ma-iuls yung Abba doon para makapag-buy tayo, makakaladkad, mga ganun. Kaso, post for Void Spirit to eh, so medyo matagal yung mga itemization nito eh, no? Pagalingan na ng execution ng batuan na ng skills to, ma'am. Noy, shoutout kay Mark Joseph dito, naniniwala daw siyang mananalo ang NG Cup. Tignan natin. Yan. So, eto na nga, tornado, binuto pa dito. Ayun lang. Dodge. Kaya nang i-dodge yun. Kasi, madali lang i-dodge yun eh. But si Kuko dito mukhang eh, si Kuko, pangalawang beses. Sagad-sad ang pagkahirap ni Kuko rito. Pero, level 6 natin. Versus level 4. Lumalakad sa po yun lang, di abutan. Yun ang maganda naman sa bat. Medyo mobility B siya. Grabe yun, no? Level 6 na pala si Jackie. Nahuli pa si ang Abit. Ang bilis, no? Ang bilis. Kahit ano, dual lane pa sila sa bottom lane. Ang bilis nag-level up nung Slark. So, mukhang maganda yung early game for MG Trust dito. Napigyan pa nila si Abed on the mid lane. Mm, yan, namatay po si Abed. Baka nakapikit, kaya namatay guys. Pinagbigyan kayo. Baka pumigit. Oo, baka pumigit. Pero 1K gold date para sa Motivate Trust Gaming dito. 4-2 ang ating scoreline. 6 minutes in, maaga pa naman yan. Tiwala tayo, of course, sa Spectre. Yan ang... late game carry talaga, pero alam mo, hindi rin pushover ang ano ha, hindi rin pushover ang Slark. Uy, ang ganda ng over extension, ayun! Ang ganda naman nun, nakabawi dito, etong lineup ng Among Us. Pero delikado, si Mr. Spectre ni Mr. In Your Dreams. Kanino ka ba sa dulo BDC? Sa carry, ano, sa carry matchup natin, Slark o Spectre? Spec pa rin. Pa din. Depende kung gano'ng kaba team fight. Paano pag yung Slark na medyo naka-solid stack na, ayun na. Pupulitin na nun yung Slark. Kumbaga, as Slark gusto mo, the longer the fights, mas malakas kayo. The better, oo. Tsaka nag-i-stack yung mga right click mo. Uy, grabe. Grabe. Upos na naman yung mana. Ay, hindi. Ano pa lang. Maliit, bababa pa yung level ng, ano, ng wax ng invoker. Hindi pa na ubus ng tuluyan yung, ano, yung mana. Pero mamaya siguro pag naulit nila yung combo na yun. Parang maganda nga yung combo nung Void Spirit, no? Tsaka Invoker. Baga may sure heals ka na. Yeah. Pero ito na naman si Kuko, ha? Sabi na ni Tito Badang, pangalawang beses na yan. Napatay ka. Patay si Tito Badang. Pero nakapatay din sila rito. Napatay din naman nila yung Tiny. So, post 3 para sa post 4. And Kuko, alam mo naman yung Batrider, eh, kahit lugi ka sa lane, ang bilis mo rin magkakagamit, lalo na kung magsisimula ka mag-rotate sa jungle dahil ikaw ang isa sa mga pinakamabilis mag-clear ng stocks, di ba? Oo. Kumbaga, itong point ng game na to,
sinuko na nila yung laning phase eh. Naintindihan kasi ni Kuko. Debated si Abit. No? Kitang-kita. Eh, Bumble dito na ko isang... Uy, buti! Buti mo kuha! Uy, ang ganda naman nun! Naku! Ano yun? Bakit? Piniping ni Abed yung bote. Nakadrop lang yung bote sa lapag. Hindi ginawa ni Sever. So, mas ginusto niya na mapatay yung apa. Nasaan yung bote? Wala na, nakakuha. Nakakuha nung storm ulit. Sayang. Libre. Big win sana yun. Libreng sa bote kanila. Yun. Plus 600 minus 600 yun. 1-2 yung gold swing yun. Pero ito, tignan natin kung mapapatay nila si Abed Yusop. Ay, naubos yung mana ng Tiny. Naku, na-sustain. Naka-back, na-turnaround. Avalanche, tatakbo. Pero mukhang mabubuhay naman. Cute. Etong si ano, yung binutihan, binutihan. Nice bote coming from Fearless doon. Oo. Pero ibig sabihin, wala siyang bote para sa sarili niya rito. Wala pa naman. Medyo ano pa naman. Medyo nagkakaroon lang ng mga outlay dito, guys. Pero pag nakita mo yung CS ng tatlong core ng Motivators Gaming, sila yung nangunguna rito eh. Abaddon, Storm, tsaka Slark, maganda yung CS nila. Invoker, sobrang ganda ng start ng ano ng MG Trust sa laning. So, dito natin makikita kung paano na sila magta-transition tong kalamangan nila sa laning phase sa mid game. Kasi kapag na-handle nila yan, pwede lang sagasaan lang eh. Mm. Di ba? Mas matagal kasi mag-online. Yung Spectre eh, kaysa sa ano eh. Sa Slark, yung Slark. Eco Saber, Shadowblade, Silver Edge, yun na yung gamit niya. Ito, may engagement sa taas. Oh, okay. Hey, in your patay dream. Silence. Ganda ng ikot dito ni, ano, ni wala, patay talaga. So, Fearless, napatay pa rin. Yun ang problema sa Storm Spirit, yung lineup nila dito. Void Spirit, ayo. Pag yung sa top lane pumunta yung Storm Spirit, wala kang gagawin. Manonood ka lang eh. Kasi wala namang stun yung ayo eh. Wala namang stun yung Spectre. Diba? Mga lugi. Maganda. Feeling ko ano, hindi pa naman gustong lumaban ng Among Us. Idadrag talaga nila to sa late game. Kasi si Kuko, di ba, hindi pa siya naglagay. Eh, kakalagay lang niya dito ng Flaming Lasso. Kaka-level 7 niya lang. Pero ingat so, dapat yung Among Us dito. Ngayon pa lang siguro sila gustong ano. Hindi ko nakikita chat din ah. Pinamaximize nila yung stocks talaga. Mm-hmm. Kasi wala, no way sila lumaban yun. Alam, naiintindihan kasi nila eh, na sobrang lakas nga ng early ng MG Trust. So, yan. Nag-i-stack na lang yung Ayo, kuha sila, push out sila ng lanes para pagdating ng mid game, kung kailan sila ready to meet fight, doon lang sila lalaban kapag sobrang confident na nila. Gusto mo ba to, Drums, yung unang item ni Abe dito? Drums ang napili niyang item? Magda-drums maliv ata siya eh. Feel ko ah, yun yung item niya. Ganda dito ng ano, ganda dito ng stacks, no? So, if ever, sobra. Pwedeng makabawi pa si Kuko using this stacks, no? Sabay share pa sino sila niya. Sino yung teammate mong nagsisisigaw dyan, BDC? Sino yan, mo? Yan, si Yowie yan, no? Hindi. Si Kimo. Ah, si nanonood ng ano? Nanonood ng Pinoy movie. Ah, meron ito, guys. Ayun, makakapag-travel na. Travel na si Kuko dito. So kahit namatay siya ng ilang beses, travel pa rin yung... Okay pa rin yung item ng travel eh. Parang galing sa pure gold si Kuko. Oh. Pang ano lang, no? Pang bawi niya dito dun sa natalo niyang lead. So, kahit naman ilang beses siya namatay dito, level 8 na siya agad. So nakaka-catch up naman siya in terms of level. Pero may reaction from the bottom lane. In your dream, nice instant reaction. Grabe yung reaction in your dream dun, ha? Oo. Isabay bumalik. Oo nga, grabe yun. Bilis ang reflexes niya. Yeah, ano na din siguro nila yun eh, no? Expected na nila dito, pero may group. Pero naka-smoke. Pwede nilang i-bait. Tignan natin, Kuko nandito, binutihan niya. Spectral Dagger, papunta dito sa Slark. Tignan natin kung mahuli nila. Abed, nakatago siya, pero mukhang spotted siya rito at mukhang Slark. Magba-back off lang naman siya dito. Tier 1 tower ang puntirya ng Among Us dito. Kuko. Pero siya pa, delikado. Sniper, ako. Nakaligtas. Hindi tumama yung toss. Dodger! Dodger! Ni Q. Tsaka maganda dito si Void Spirit. Pwede pa siya maging core mama yan, no? If ever makahabol sa atin. Storm, alam mo yung Storm, malapit na yung ano niya rito, ha? Binato na ka rito. Hindi, merong Infused Raindrops. Di mamamatay yun. So, Tier 1 Tower makukuha nila. Ano yung item ng Storm? Going for Malefic? Orchid siya. Oh, Orchid. Meron na siyang isang Void... isang ang tawag na? Oblivion staff, Void staff, putik yan. Ano ba laro yun? Ayan. Pero ito, Yule Scepter para kay Abed. Ang next item niya on top of this Drum of Endurance.
Solid yung solid na Quasweck si Abe dito, max weak siya. Oo. Attack speed. Wala nang ano siya. Hindi niya nalalagyan yung exert muna talaga. So pure ano utility siya. Pure utility. Hindi rin kung naging okay kasi lane nito ni Abed, ano to eh, mag- Bezel sure, to, malamang Bezel yata, Bezel malib yata din. Malib, malib. Hindi, pag automatic yun, di ba? Malib, earn, parang ganun, para ma-trigger, ma-maximize mo yung cold snap, di ba? Pag kinasal mo sa ulo yung target mo. Guro, casual earn, since merong slurk, tsaka apotic. Hmm. Ayun lang yung ano. Sobrang good talaga ng Blade Mill sa spec eh, no? Oh, no, parang nag-install farm eh, no? Para ka naka-regions na, no? Hindi, kasi binalik na eh, binalik na yung ano eh, yung lumang blade mail na may passive na return. Dati di naman na-active yung blade mail eh. May ano lang yun talaga eh, ganyan lang. Dati nga, magsastack ka niya pag axe ka, dalawa. Pero eto na. Eto na. Ano, Orchid of Malevolence na to. Okay, si Jackie Lamau dito, sinusubukang mag- Basta ako, ang importante dito, hindi mahuli si ano, si Abed. Pag si Abed, iba yung ginaw ng Storm tapos si Abed na free way siya para mag-cast. Feeling ko may kalalagyan tong Motivatress Gaming dito. Pero 1k gold dito naman, 2k na. 6-5 score line, ayun, may pumasok pero Abaddon lang yun eh. Ay, parang time yun eh. Napapap nila pero kaya ba nila patay? Ay, sobrang yung slow. Hindi kaya dahil dun sa maximum na Quasweeks dito, so yung cold, yung ano mo dito, ice wall mo talagang medyo pahirap. Love kit eh, no? Jackie, ano ang item na dito? Ah, ano? Tawag dito? Echo Saber. Echo Saber. Mag-echo, going for Silver Edge saka agad dito. Silver Edge. May ano daw, may problema daw ang converge. Ito ba? Hindi ko alam, hindi man ako nag-o. Meron, meron. Nag-ano na nga eh. Okay, converge ako, wala na naman. Yung namo-problema nga si, yung si Aramel. Wala sa lahat ang net. Ako parang may tinaban pa naman. May game pa naman. Bumalik na daw, bumalik na. Ano, buong PNC. Nag-ask naga siya ng favor eh. Sino yung isang lalaki po na nagka-cast? Hindi po lalaki. Si BDZ po yan. Nasiraan na naman. Ayan, nasiraan. Direk, ayan. Na si BDZ. Ano lang, kwentuhan lang kami dito. Pero post muna. Ano nangyari? Ano, sino lamang sa levels? 1, 2, 3. Ay, naku, di ko nakita. Discord daw, Discord. Nasiraan. Yan na. Nasiraan na ng Discord, guys. Nagkukwentuhan kasi kayo ng internet problems. Mm-hmm. Biglang ano. Buti nga bumalik eh. Kasi nag-ask na si Armel ng favor na kung pwede daw ba sa... Subahin na siya lalaro. Tadayun niya yung bahay. Kahit wala ako doon. Hindi lang daw converge may problema, pati PLDC. Eh, lagi naman pa ito, may pasarot. Mostly nasa NCR lang may problema sa converge. Eh, parang wala naman, hindi ko naman ramdam. Hindi ka ano. Naman NCR, NCR ka ba? Calabarzon ka eh. Ay, sorry makuya, di. Ano ba yun? Feeling ko lang naman. Feeling ano lang, feeling NCR lang. Malapit lang naman, no? Ay, di feeling ko pag ano, pag in-game may ano, may pitik eh. Kanina nag-try ako mag-watch game, may konting pitik. Pero dito ngayon sa casting, oh, mukhang wala namang problema. Pag naglalaro ka, ramdam, may pumapalo ng 5-10% na packet loss. Out of nowhere. Bigla na lang. Si okay, Justin okay. Bieber ba yan? Si ano po to? Si Sean. Sean Mintis. Ay, may problema converge. Oh, usapang problemang internet kayo diyan sa chat, guys, ha. Pero happy viewing sa 10.2K. Mm-hmm. There is a post lang dito pero mukhang ready to go na tayo. Game number 2 to. Pero pinost na naman ng MG Trust. Sila naman, MG Trust naman. Sahi ko lang, guys. Sahi ko lang. Ito yung mga mahirap pag sa mga laro, yung matatagal na post eh, no? Oh, nakakaano 'yan. Nakawala yung ano. Nakawala ng momentum 'yan. Sobra. Sabay ano pa nga ako, sabay promote pa ng page ko. Isa ka rin, BDC. Hindi, yung admin ko, yung isang admin ko na ako. Asya siya. Si BDC. Hello daw kay Daniel John Balete at sa lahat ng viewers natin dyan, no? What's up? Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, like and follow nyo na din yung Quenix page para ma-notify guys mm-hmm. sa schedule of games natin. So speaking pero, of schedule, tagal na itong post. Hindi ko alam kung bakit napakatagal ng post dito. Nakakonekta naman po silang lahat dito. Ayun, may tinipe si ano. May tinipe ata yung admin. Hindi ko nakita.
Ang kakataktika lang. Kuya D, ang NCR daw, National Calabarzon Region. Ayun ba nga, nagbago pa nga yun. Talaga ako. Nagbago, kailan yung binago? Nagbago na pala. Kailan lang binago. National Calabarzon Region na po pala ngayon po. Sorry po, di po inform. Sorry, sorry. Akin, sorry akin guys. National Calabarzon Region, okay. Wala. Camera daw tayo. Wala na kay naka-direct po 'yan. Inap po ni Derek yung camera natin para hindi masyadong. Ano 'yan ba't nagsasalita si WXCPH? Si Eugene, si Eugene ata 'yan. Si Jack. Yago mo, Jack. Ay, may backup naman daw yung mga 'yan, tiwala lang. Let's see, back to the ball game na tayo. Ito na nga tamang... Gaano ka katiwala sa Spectre sa late game? Yan ang tanong ko dito. Ano yan? Ako, sobrang taas ang tiwala ko dyan sa Spectre. Sobrang... Alam yung pag nakita ng Spectre full pack level 30. Kakatakot eh, no? Level 30, buhira yun. Parang isang hunt na lang. Pero daya nga talaga ng Spectre. Pero mas nakatakot pa rin yung 10 minutes na kayo naglalaban tas yung slike atake lang ng atake. Aya dyan. Ang 400, ano yan? Ito? Wala din nila. Ay, avalanche to. Sabi ata. Naku, nauna dito na burst off yung invoker. Ayun nga yung sinasabi ko. Pag si Abed yung nauna, may kakalagyan. Pero ito, delikado. Boy, pahinga pa rin shot. Spectre hat gagamitin. Delikado rin yung boy spirit dito. Naku, nagkakaubusan ng layo si Kuku. Universal slow motion dancer si Kuku. Tatlo patay dito. Buhay pa yung ancient apparition. Ayun yung sinasabi ko, nasa positioning. Tsaka naka-free hit ata dito yung Slark. Palo lang siya ng palo. Hindi naman niya kailangan pumalo na pumalo. Hindi lang, namatay lang talaga si Abed. May napatay agad. Siya, may napatay din siya kanina. Sino? Nakadagay na ba? Dagay na ata yung Tiny. Hindi, no, tumalo lang, tumalo lang yung Storm talaga. Nasa island sa mukha. Mm. Tsaka ang lambot din kasi ng invo sa ano eh, gantong facing ng laro pa lang eh. Hindi pati yung... Kaya ako, sabi ko sa inyo. Amo nga sa ko dito, pero wala talaga ako tiwala sa invoker, guys. Hindi talaga siya yung ano. Ay, na-misunderstood ka ata kanina, Kuya D. Bakit? Ano, sinasabi ni Kuya D, wala siya sa hero mismo, hindi kay Abed. Hindi kay Abed. Wala akong tiwala sa invoker na pick, guys. Yun ang sinasabi ko. Yeah. Hindi siya na, hindi siya napapanahon o hindi siya yung ano, pick sa metang ito. Kumbaga, kung malakas yung invoker, eh, di sana pinurse pick ng pinurse pick yan. Pero depende kasi sa EUCIS, may nag-invo. Eh, yun nga. May mga nag-invo. May mga specific hero na malakas talaga mag-invo. Or talagang yung lineup nila, parang pinapaikot nila doon sa invo na yun. Pero yung invo, in general, hindi siya, ano, hindi siya naaangkop para sa akin. Kasi, Wala siyang ipapanalo sa mid lane eh, para sa akin eh. Sino lang ba yung hero na lugi sa kanya sa mid lane? Ember? Ember. Oh, tas lugi na siya sa lahat, di ba? Yun lang. Yung Ember kasi lugi dahil kaya niya tanggalin yung flame guard. Pero sa ibang matchup, lugi na siya. Sa kahit kanino mid lane. Kung 40 hero rin, like, dun lang naman mamamaximize yung invoker eh. Pero kasi sa matchup, itong sa laro na to, sobrang lamang talaga ng Storm. Kita naman Storm natin eh, nung early eh, di ba? Lamang na lamang sa CS yung Storm dahil nga sobrang taas ng base damage. Oh, ito may nakawin na naman. Uli! Uy, pero ang ganda ng tornado. EMP, Ice Wall, tatama, dalawa. May tumatalo na Storm Fury dito pero kaya ba nila? Ayun, problema. Mahuli na naman si Abed. And Abed Yusuf na silent sa mukha. Tingnan natin kung mapapatay si Abed Yusuf dito. Wala siyang buhay pero wala talagang panligtas. Walang defensive. Free rain para dito sa Storm Spirit. Na walang mana. Muntik na maging free. Free talaga pero inaabot siya rito. Mapapatay ba nila? Nako iba. Eh, tumalun pa nga. Nabuhay na ako. Mana pa. Aray ko best. Papapatay kaya. Happy Amani Mani Popcorn. Slark. Free hit. Free hit. Okay na guys. Finish na yung Among Us dito. Ayan ha. Wag na natin. Laki na din ang kalamangan nila. Aga pa oh, 19 minutes into the game. 5 na matay. Wag na po natin ipilit ang invoker, guys. Ayun, nasa silence pa nga. Grabe yung kahit na ginagawa nung ano, nung itong Storm tsaka ng Abaddon. Eh, alam mo. Alam mo kung bakit sobrang lugi yung Among Us sa laban na 'yan? All throughout the team fight may wards yung kalaban. Kita sila kahit dalawa. Nasan sila. Dalawa. Isa dun sa sa may rampa, isa dun sa taas. Kumbaga walang blind, walang blind spot. Yan rin naman yung lamang ng Slark eh. Spooted na spooted sila. Mm-hmm. Yung vision, no? Yan, sobrang importante niyan. Yeah, guys, sa mga nanonood diyan, pag 'di ba? Isang learning 'yan eh.
every time na mag-team fight kayo, especially pag support ka, kahit anong mangyari, maglalapag ka lang ng ward. Kahit saan. Okay. Tsaka maganda kasi dito, diba, Slark sila. So alam rin nila yung wards ng kalaban. Alam nila, okay, simula pa lang na walang vision dun dahil nandun yung Slark. Pero kung tinalo ni Storm si Invoker, umamatay si Invoker. Full trip, o. Asa na yung nagsabing nakapikit si Abed, guys? Sige, papikitin nyo na. Baka pumikit na lang talaga siya sabay kamot ulo dito sa ginagawa. Sino solo na siya ng Storm? Kita mo, poorest of the poor, nasa laylayan ng lipunan. Onti na lang, bibigyan ni Aki ng ayuda si Abed pagpunta niya ng Bakur bukas. Kaya mo, mid lane, kasi nga malalos nung position for nung kalaban. Nyari. Ang ano na to talagang, ang magiging role na talaga ng Invoker dito is to maging utility na talaga. So hindi siya yung maging expectation natin na Invoker. Ito. Oh. Sakit nung ano. Uy. Kaso yung ano. Pasag dun. Naman, and Jackie with the dominating streak. May double damage din kasi siya. Rekta Roshan na rito and 6k golded na. Para sa side dito ng Motivate Trust Gaming. Double damage. Tsaka ano, ang ganda ng timing din nung Slark. Isipin mo, may DD ka na. Meron pang Silver Edge. Kaya sobrang lalambod, no? Eto na, instant Roshan pa sila dito. Plus the Sun Strike na walang magagawa. MG Trust nakakuha. Ayun na. But okay. Muntik nang mati si Kuko. Plus the time, nakaabot. Anong tingin mo next item dapat dito ng Among Us na pwede silang magkaroon ng chance ang manalo? Blink Dagger? Sabat. Hindi rin, no? Makaka-counter pa rin ng Abaddon, eh. Maraming shooting. Parang tatlo kasi dalawa nga lang pwede mag-target din, eh. Sinustay ng sobro. Hindi, oh. Okay, Sunstrike dito, walang tatamaan. TNC March to go down once again. Natahabol pa ata sila dito, kaya, no? Kaya, Pugoy Monster. Magiging alay na dito si Sepet. Ayun na, hindi nga nagpunta kayo. Tag-TP siya. Uy, nice to go. Buti tumama yung ano. Either Remnant or else Matotos or Avalanche siya doon. Makaka-cancel yung TP niya. Ito nga yung sinasabi natin kanina, di ba? Like, kapag sobrang ganda ng early ng MTG, ito yung mangyayari. Sasagasan na, i-run down na nila. So, na-transition nila na maganda yung kalamangan ng early ito sa mid-game. Mm-hmm. Yung condition ng Among Us, anong sa tingin nyo? Ikaw, Duno, anong tingin alin, mo? Alin. Win condition. Anong maging, win condition? Game 3 ang win condition. Ayaw mo, nasuko na to? Parang ang hirap, eh. May solution kasi sila sa... Alam ko, piling ko, kaya pa, eh. Kasi kung makikita mo yung network dito, nakaka-farm pa naman si Spec. Though malaki yung kalamangan ni Slark. At least, at least tuloy-tuloy yung, ano, yung farm pa rin ng Spec. Basta ako, Among Us dito, ha. Sila kasi kinakapos ng bawas, eh. Kita mo kung ano kayang gawin sa kanila rito. EMP gagamitin. Nandito yung Slark. Tignan natin. Spectre nasa harap. Naka-Prota. Tignan natin yung Slark. Here comes the Ice Wall. Tatamaan. Mahuhuli rin yung Ion rito. So, mawawala na save mechanic and double kill para dito sa side ng MG Trust. Ancient Apparition pa yung nakakuha noon. And palaki lang na palaki yung kalamangan. May defensive kasi. May innate na defense yung Slark. Meron pa siyang Abaddon pag napornada. Storm Spirit, syempre may pantakas. May Abaddon din siya. Pag na-stun siya, meron Tiny na nag-initiate. And, ayun, mahirap manalo. Wala sila masyadong ano. Wala kasing gagawin yung Invoker talaga, eh. Ano, babawasan niya yung mana, pero damage. Since wala siyang Exalt, wala talaga, wala kang asahan sa Invoker. Kulang din ng pang-compliment sa Invo, no? Pangkulang sila ng AoE skills. Kumbaga, single target, eh. Oo, yun na po, single target. Usually, nag-invoke ka pagka marami kang pang-combination like yung Faceless Void, Necrono, yung mga ganun. Magnus. Pero sa kabilang dulo, okay. Pero ito, makapatay sana nila. Ay, naku, tinawito ng toxic. Ginagawa mo, March. Kalagit na ng unos. Opo. Sorry daw, sabi ni March, sabay G. Ginamitan niya ng papi push. Maganda. Kita mo yung apa, ang kunat, eh, no? Ba't ganun? Apa lang yung pwede patayin. Sobrang hirap pa. At least nakaka-kill din dito. Ayun na po. Dumating na yung Vita. Ang Vita ang Storm. Ayan, pag nakita si Abed, binibigyan na kagad ni Fearless ng isang mabilis. Samantala, eto, ang Spectre. Manta style gagamitin, makakuhuli nila yung Abaddon, pero nandito na yung Vita. Slarky, Papa Paul, Silver Edge, Avalanche Toss, wala kang kawala. And that is a Dead Void Spirit.
Flaming Lasso gagamitin, idadali siya rito, pero mapapatay nila. So okay lang yan, 2-4-2 trade, pero lamang pa rin dito ang side ng Motivate Trust Gaming. Silver Edge din dito si Jackie Lamao, pero they do have vision, so kitang-kita. May Aegis pa kasi siya, hindi mo siya mabibigyan basta-basta eh. Paano, pa Bloodstone ba? Binubuo nito niya, no? Ni Storm? Tama ba? Huwag daw kayong umiyak. Sinasabi lang ni Kuya Diyang nakikita yun. Ah, Caster, what is so, he? Alam nga naman sabihin natin ang lakas ng invoker ni Abed. O, sige nga, sabihin nyo. Oh, kahit bulong nyo na lang sa sarili nyo kung kaya nyo sabihin ang lakas ng invoker. Ano lang talaga, yung invoker pick lang din talaga yung ano, yung napapansin natin dito, which is hindi masyado na... Ano ba magandang last pick? Kasi last pick yung invoker eh, no? Ano tingin mo magandang last pick? Pwede nga kay Abed yung Storm eh. O kaya... Kaso na una ata, Ember, ay, kailang pick ba yung Storm? Second pick ba? De, last pick Storm. Last pick invoker, last pick Storm. Ah, una pala nilang pinick Spectre IO, no? Oh, Spectre IO, but... Sabay Void Spirit yung fourth. Last pick invoker eh. Sa side ng Among Us. Alam, mahirap talaga guys. Kahit ako, nakapusta ako sa Among Us. Di ako natutuwa doon sa invoker pick eh. Ano lang, sa hero din talaga. Sa draft. Kahit gano'ng kakalakas, paglugi. Kahit gano'ng kalakas si Abed, paglugi ka sa matchup, mahirapan talaga. Kasi malakas din naman yung kalaban mo eh. Yeah. Diba? Hindi naman ito yung Dota 1 na dinadaan mo lang siya X-Factor. Oh, Abed, dito mukhang mapipitas pa nga doon. They have detection, wala, matotornado pa nga dito. Pero, Dust, hindi inabot. Ay, hindi naabot. Okay. Kita, kita. Ay, wala, wala. Na-sidestep pa ni Abed. Naku, dito, sumidestep. Ay, nakapag-TP. So, Abed, escaping. Pero nakuha na yung, na-reclaim na yung Aegis of the Immortal. Storm Spirit, tumalo na naman. Ang daming counter ng ano, no? Ang daming counter ng Storm Spirit na ano eh. Oh, okay, Sunstrike. Yun yung damage na yun. Ang daming counter ng Storm na merong ano. May... Ito pa, si Jackie Lemos pa. May Orchid. May Orchid. Eh. Ayun na. Ari yun, inuuna yung tropa. Tignan natin dito. Ah. Kayang-kaya silang ano. Patayin ni Jackie dito. Okay. Uy! Na siya dito kong... naka-pounce. Hindi kumagat yung pounce. And so far, so bad para sa Among Us, mga kaibigan. Pero may nahuli na naman yung Storm Spirit dito. Si Abed Yusuf ang gusto nila. Pero here comes the Drama of Endurance. Storm Spirit, wala siya mana. Here comes the tossback. Hinahabol nila Storm Spirit knowing na wala itong mana. Tignan natin kung mapapatay nila. This is the opportunity for them. Pero Storm Spirit makakagulo pa palayo. Dumating na yung Snag dito. Silver Edge sa buka. Ice Wall gagamitin. Pero Delicato Spengler. Here comes the Force Stop. Makakatakbo ba rito? Itong si... In Your Dream, mukhang makakatakas pero hindi rin nila napatay yung Storm Spirit dito. Ang ganda rin ng save ng Tiny. Mm-hmm. Tsaka feeling ko, huwag tayo masyado mag-focus sa, ano, sa player kasi minsan din, hindi naman araw-araw Pasko sa mga players eh. Meron din talagang time na hindi maganda yung mga performance sila. Though for this game lang talaga, lugi lang talaga sa hero. Kaya huwag tayong masyadong ano, huwag tayong masyadong magalit. Masyado nyo pinapahira yung mga pagiging fanboy nyo. Oh, okay lang yan. Minsan talaga may mga ganyan talaga. Kaya tanong nyo pa kay BDC, meron talagang time na ano. And for this match, hindi naman, maganda naman yung ano eh. Okay naman yung invo, talagang yung match-up lang talaga. Sobrang agang nag-online ni Storm Spirit dito, all around the map na siya. Ang bilis din eh, no? Bilis early din ng pagka-online. Diba? Dahil laki nung CSD. Ito ha, tignan nyo ha. Yung network ni Storm Spirit, almost 13k. Yung network ni Abed, going for 9k. Yung sinusundan ni Abed, yung co-play ng kalaban, almost 12k network na. So 3k. Yung pagitan ni ng network ng mid laner, laban dun sa network ng offlaner ng kalaban. So mahirap talaga manalo dyan. Kasi yung invoker, pwede bang mag-scale up yan pag tumaas yung level ng mga skills niya. Pero kita mo naman yung binibuild ni Abe dito. Going for, ano siya? Anong item niya? Bezel? Bezel ba yan? Hindi ko makita. Basta meron siyang glimmer cape eh. Pwede ba naman siya mag-scale up? No? Sa, depende sa skill. Kaso wala pa eh. Kailangan, wala kasi rin siyang katulong sa setup dito. Ang ano din siguro ang winning condition pa ng Among Us na point out natin kanina doon sa drafting phase is yung late game which is sobrang favorable para sa Among Us if ever mabigyan pa nila ng space dito si In Your Dream, madrag pa nila ng late game dito at makuha yung mga right items, diba? Ayun, kaya naman ni Spectre eh. So makakapita siya dito. Hindi ako, feeling ko, kailangan lang patagalin ng Among Us to eh. Spectre pa rin naman sila eh. Oh, yung pa rin yung late game carry dito. Spectre pa din. And yung magiging build ni Abed, magiging parang support siya dito, utility build. Kumbaga,
para i-aalakritin mo lang, pero hindi mo naasahan na siya yung papatay. Eh. Kumbaga pang micro yung magiging skill niya rito, pero avalanche sa huli. Oh, kung pitas si Gooks. Ganda rin, may mobility masyado yung hero. Slag na may bounce, storm na may jump, tiny na may dagger. Ayun na, tier 3 tower na tinitira ng Abba doon. Ang bilis bumasag. Tier 3 tower will fall. Naghanap ng mga avalanche toss. Spectre. Dami niya ata niyang stock na kupunatos pa dito, binalibol. Tiny Airlines, hindi na rin umabot yung tether ni Maldito. Madadamay pa nga siya sa sakuna. And I.O. Oh, instant buyback ng Kuko, pero wala na silang magagawa 17K dito. 17k gold lead na yan. Pwede silang ayun, pero kita mo naman, oh. Ay, nako, mahuhuli nila. Spectre Hunt, gagamitin. May mapipita silang isa rito, pero hindi, madidelay pa yan. And the Tiny will fall. Tignan natin kung makakakuha sila ng susunod na target. Abad doon ang next target. Barrow time has been triggered. Tignan natin kung may mahuli siya. Agent Apparition Ultimate will connect. Spectre on the backside. Trying to isolate, pero ang ganda naman ng setup dito. Here comes the Stark. Agent Apparition, mapapatay ng Void Spirit. Double kill para dito kay Sephir. And they might be able to win this team fight, mga kaibigan. As Abad on is low on HP, pero Stark bouncing in. Here comes the Storm Spirit. Jumping in, Spectre. Trying to survive. Trying. Ang ganda ng ice wall. And this might be a disaster para sa side. As the Spectral Dagger will hit, mapapatay ni Lester Spirit and overextending their stay dito. Pero Stark, gusto lumaban. Tornado, EMP. Gusto lumaban ang Stark dito. Try to isolate. Mapapatay din nila Stark. Pero namatay si Kuko. Why? In your dream, Kuya D. Eto na nga, tigan natin kung eto na ba yung iniintay ng Among Us na bounty na MG Trust. So magandang ano yun, ha? Maganda yung nangyari na yun for Among Us. Hindi naman din sila nabasagan ng buong barak. So sobrang haba nung drag out nung team fight. Yes. Eh. Baga masyadong nag-overextend din yung motivators, and sana gawin nila palagi yan, no. Para magkaroon ng chance na makabalik dito. Pero ang ganda dito, double kill sa likod si Sephir. Nahuli niya yung dalawang support doon. Ang ganda ng pounce sana, pero yung Scepter with the control, Storm Spirit biglang nawala na mana, and the sustain coming in from the Ayo. Kicking in at ubos na yung mana ng Storm. Wala siyang AG sa pagkakataon na yan. And he will fall. At here comes the chase. Susubukan nila ito balon. Mabibait out nila. Ang ganda ng pagkakalapag ng sentry. With the tornado, walang BKB Stark. They'll be able to take him out at makukuha nila yan. At mabubuhay pa dito yung Spectre. Doon nag-buyback yung Spectre. Nag-buyback yung Spectre doon. Hindi. Siyang nag-buyback lang dito sa Kuko. Tignan natin, ha, kung ito na ba yung iniintay nilang comeback, kung magpapatuloy na rin ba ito. So, Sephir, spotted out dito. Cute. Binawian siya nung dinoble kill niya kanina. And Apparition Tiny. Binuli niya. Binalikan siya mag-isa, eh. Matapang ka lang pala pag marami kayo, eh. Ganun, no? Hindi, kaya members daw ng dalawa. Iba kasi yung damage din ng Ice Blast, eh. Tsaka, ano, tiny din talaga yung combination niya, no? Let's see. Ah, nag-buyback pala yung Spectre. Okay. Oo, kasi nag-gunch, eh. Sobrang crucial pala nun, no? Kung namatay siya doon. Pero 17k golded na yung kanina. 15 na lang ngayon, pero 32 minutes in. Medyo malaki yan, 15k golded. Kailangan nila ng dalawang team fight pa. Tingin mo ba ano? Worth it yung buyback ng dalawa dito? Oh, napatay si, naman ano nila. Na to, napatay YOLO, naman. YOLO place na to if ever. Napatay naman nila yung course, eh. Napatay naman nila yung Storm at saka yung Slark. So big kills 'yon. Kahit nag-commit sila ng buyback doon. At least kahit papaano makakuha silang XP para makahabol sila in terms of experience. Abed Solar Crest BKB next item niya. Ayun, kailangan niya 'yan para maproteksyonan niya yung sarili niya against the Storm Spirit dito. Mm. Almost dieback nga doon si ano, si Spectre. Let's see. Ayun, nawala si BBD na. Nag-mamba out na. Gina na 'yun, no? Nakarang. Magnus last week. I don't know, naban ba la ano? Hindi ko napansin yung draft. Malamang ban ng Magnus. Naban ata Magnus. Hindi ko alam kung naban, pero usually pag nakalusot yung Magnus ng ganun, di abot ng last pick kasi mano yun, eh. Ipipick na din ng MG Trust yun, malamang, eh. Matic, no? Yun, eh. Magnus, pinipick yun. First pick pace yun. Ang first pickan yung Magnus. Tapos ano pa sila dito, Spectre pa yung carry nila, oh. Okay. Pero, tingnan natin, ha. Tignan natin kung anong laban ang magaganap. Magdorosan. Okay, spotted sila dito sa CCTV. Sunstrike, nandito nung... Uy, avalanche sila nakakuha! Uy, nakasnatch dito ni Kuko, Kuya Cooks! With the snatch of his life, tignan natin kung kaya nilang iparalo to. Tiny magiging next target natin dito. And they will be able to take down the Tiny. Na-trigger yung Aegis, and that is crisis averted. Signs of life para sa Among Us. Kuya Kuko with the steal.
Naiiwan pa dito. Pero may naiwan na Queso. Oo. May snatcher ng Queso. Napakaganda. Na-deny nila yung ages, which is sobrang kailangan ng motivated us. I think ito na lang yung iniintay nila bago mag-push ulit ng isa pang ano eh, ng isa pang lane eh. Pero na-deny pa rin ng ano, ng Among Us. And ito na, instant replay brought to you by Predator. Tignan natin. Ang ganda ay, ng play nila ni yung talon talaga ni Kuku. Ni Coach Kuku with the snatch, hello, mga kaibigan. Kuya Cooks. And syempre, tignan natin. Still a 17k gold lead pero malaking advantage yon na na-deny nila sa Motivatras. At Motivatras, kung di sila confident sa magiging pitasan nila or sa push nila, hintay nila yung next Roshan dito. Pero Storm Spirit, sino papatay okay nito? Ayo. Na-silent na din siya dito. So, nag-relocate so, yan eh, para kumuha ng Valtteri rune. Alam mo so, kuya, di pag nanalo pa ang ano dito, ang Among Us dito, MVP dito si Kuku. Siyempre. Magandang advantage yun eh. Ang ganda nung ginawa niya na yun. If ever makakambak pa ang ano, ang Among Us. Kaya pa to, Spectre to eh. Kumbaga, late game Spectre, massive pa rin yan. Pero mayaman yung network ng tatlong call nung kabila. Yun lang din ang problema nila dito. Pero ako, Spectre, the power of Spectre, mga kaibigan. May abyssal bleed, tsaka sa ulo niya. Comeback daw na malamig dito. Pero kuku, napakagandang pick up ata nito for Among Us. Flaming Lasso. Uy, patay nila. Tornado, pero tumama yung Ice Blast dito. Baka kapatay ba sila? Slark will jump in. Oh, pero may abyssal bleed. Invoker gusto mag-target, pero here comes the Yule Scepter. Abaddon, susubukan tumakbo. Here comes the Yule Scepter setup. Mahuhuli ba nila yung Void Spirit? Just to be able to take down the Void Spirit. So, yung Earth, yung Storm and yung Void Spirit parehas mamamatay. Pero magandang pick up yan para sa Among Us. Balik sa pagpa-farm si Abed dito. BKB ang next item ni Abed. So, eto na. Medyo magiging mahirap na pitasin si Abed dito. Yan ang kailangan niya. Tumagal sa teamfight para makatulong siya sa mga Tornado, EMP, IMP, Ice Wall, Alacrity, o kung ano pa mang jutsu ang kailangan niyang ibato para palakasin itong kanyang Spectre and para masustain or matulungan yung kanyang team dito. Maganda yan. BKB para protection. Save spec lang abang na-trigger sa kanya yung Silver Edge. So, ang dami na din namang pang-save dito ng Among Us. Meron pa siyang Eye of for the sustain. So, I think kaya pa talaga ng Among Us to. And medyo Spectre ni Alo, Kuya D. Spectre ba ni Alo to? Baka si Kuya Alo to, ha? Nakaano lang, ha? Hindi, malaki pa rin yung kalamangan. 18k pa rin. But at least nakakaangat-angat. Makikita natin network dito sa kaliwang bahagi ng mapa. Ayan, pangalawa na ngayon si ano, si In Your Dream. Just like that, medyo na surpass na niya, palitan lang sila ng Abaddon dito. And si Storm Spirit to, medyo nagpa-fall off yung kanyang ano, yung farm niya, yung kayamanan niya. Oo, malapit. Malapit na siyang abutan ni Abed, ha? Kasi maasim din talaga yung galaw niya. Sobrang confident din naman kasi niya talaga sa galawan niya. Ang nagiging problema, medyo dahil sa overconfidence niya doon sa positioning niya, nagkakaroon ng opportunity yung Among Us para yes, pitasin siya. And late game na to, so may item na yung spec, may item na lahat, may Void Spirit na pang lockdown. Oh, hindi na kagaya ng kagaya kanina. At saka wala siyang defensive item kasi dito. Diba kanina ha, kung saan-saan lang tumatunan to si Fearless, kung saan-saan natin nakita. Pero ngayon, I think magiging mas maingat na ang MG Trust dito. So wala na din pala silang top tower. Avalanche, binato na dito. But still, mukhang nga sila pang magka-counter-initiate. Okay, hindi umabot yung ano. Hindi umabot yung Remnant. Isang one mistake lang. Oh. Pero hindi ba ito daw pwedeng tanggalin yung fog? Meron bang fog? Anong fog? Ayan, direct. Naka-fog, hindi naman wala talagang vision. Ganyan talaga yan guys, ang pinapakita lang kung ano nakikita ng mga heroes kung magkabila ang side. Gano. Let's see, okay, Q dito, tinos pa nga si Spectre, may hunt available, so tignan natin. Oh, Storm Spirit jumping it, parang ang bangit ah. Tayo niya, bangit ang position niya rito. Huli siya. Huli siya. And Abaddon try to sustain him, mamamatay siya. And ako, eto na yata yon. Wala yung Tiny the Initiator. They can go for the chase. May nahuli sila rito si Abaddon. Here comes a survivor para kay Tiny rito. Here comes a sustain. Coming in. Ang ganda ng Tornado. May mabubuhay ba? Mamamatay yung Bad Rider ni Kuku rito. Medyo nagkamali na pinasukang Liga pata Spectre. Now starting to hit left and right. Spectre hat kagamitin. Makakapatay din ang Ancient Apparition. Here comes a Yule Scepter. Double buyback. Naku po.
ako nag-all in na rito yung Motivators Gaming at magbabag dito yung Among Us realizing the fact na nag-buyback na yung mga kalaban and they will be able to bail out. Ang gandang play para sa Among Us dito. Spectre Ultimate, I mean Spectre Ultimate tuloy. Spectre Ultimate gagamitin at naka-Eterino, Masterino sila. Napakaraming buyback ang ginamit dito ng Motivators Day Gaming and hindi sila papayag na wala silang mababarag or mababasag na set of rocks dito. And pairing ibigay na lang ng Among Us yan. Knowing na masyado na, nasa kanila na yung win condition eh. Sulfurid, okay. Jumping in. Agarim Sepe, pero UL. Oh, ang ganda naman ng Hurricane Katrina. Mapapatay nga lang dito yung Ayo, pero it might be. This is the opportunity. Ekam sa, oh, may bawas na. Ginamitan na ng meatballs dito. Di, masyado rin sama-sama rito eh. Dalawa patay, 17k gold in. Siyempre, Rasim, papasok sa loob to clear yung creep wave. Pero buhay pa yung rocks dito. Fortification gagamitin. 15 seconds bago mabuhay si Kuku. Tayo ni Kustumantos. Pero nahuli siya rito. Hekan sa Remnant. Tatawagin siya. Pero ay, tornado. Abyssal Blade timing. Makakapatay ng isa. Pero mahuli, mawawala naman ha. Mabubuhay na yung Boy Spirit dito. Here comes the buyback. Kuku, with a boost of trouble. Pwede nilang gawin to. Here is the escape, the great escape para sa kanila. Gustong ihalay ng apparition ng buhay niya. Pero mamamatay siya rito. That's a dieback. At ito yung mga dieback na magagalap, mga kaibigan. Dahil nag-buyback tong Apaton. Yul Scepter, trying to hold him. Lotus Orb, magde-teleport ka ba? Saka mo, puta. Iniiwan na yung kuya mo rito. And Masarap. pwede. No, walang uy, pero may ay grabe na ginagawa naman itong si March Cat. Gusto niya laging kunin yung ano, yung bounty roll. Pwede naman sa baba yung kunin. Bakit yun ang gusto mo kunin? Siguro inahapit na din niya siguro yung gold, Kuya D. Or waiting na natin, mayroon ba silang mga buybacks? Ah, malapit na kasi yung buyback niya. I think isang ano, kung nakuha niya yung bounty roll na yon. Sino? Yung 43 nakuha niya ba? Kaya rin siguro yung nahapit para madagdagan yung ano, pang buyback nila. Sino? Kulang sino na lang ng 32 gold. Si Among Us. Sino? Si ano, si March. Kaya rin siguro pinupuntaan yung mga bounty. Eh, di naman niya kailangan mag-buyback kung di siya namatay eh. Ano ba yun? Yun lang. Kung di siya nag-relocate doon, di naman niya kailangan yung pera pang buyback. Ano yung nag-relocate ka para mamatay tapos magbabuyback? 100 IQ. Pero ito, mas mahirap na to ah. BKB na para dito sa Slark. Heist. Spectre tayo dito guys. Among Us, tiwala lang. Puso. Lumalamang naman yung Among Us. Pero maganda walang dito. At least nasasabayan na nila yung MG Trust. True. Hindi, kaya na nila to. 14k golded na lang. Ito na 41. Malayo, malaking difference yung 17k golded sa 30 minutes, sa 42, sa 16k, sa 42. Kasi parang ano na yun eh. The more na tumatagal yung laban, nagda-drag out, nawawala ng kwenta yung network advantage guys. Yeah, ang magiging ano na lang dito, magiging factor na lang talaga yung mga buyback status ng both teams. And 40 minutes into the game na tayo, medyo, I think, nasa late game na nga tayo. Ayan, satanic na daw. Sino na satanic? Spec? Pwede ba tayo mag-item check po, direct, if ever? Di natin nakikita yan, late yan. Ay, pero may nakalag ka dito. Oh my kanila God. Dadal yun. Sino yung nahuli nila rito? That's the ancient apparition going down. Pero tiny, mga kaibigan. Storm Spirit jumping in. He wants to go for the fight. Gumamit ang ultimation. Here comes the lockdown. Napapatay ba nila rito? Yung Batrider. Yes, to be able to take down the Batrider. Pero Batrider lang yan eh. Nagamit niya na yung ulti niya. Instant buyback para sa kanila dalawa. Meteor! Assault! Oh my God! Cataclysm na gamitin! Avalanche Toss Compilation! Mayroon na palang aganim si Abed. Delikado na rito. Point Spirit mabasok. Gusto nilang gumag-jumping forward. Naku po! Ang ganda ng buyback ng DNC Predator dito. Walang buyback yung mga kalaban. Tiny, saka pupunta. Mayroon na relocate out. Oy! Si Apaton! Ako mapansin ninyo! Masyado kang pay more! Wop! Storm Spirit jumping in. Mapapatay ba nila rito si Abed? Si Abed ata mapipitas. But mayroon siyang buyback si dito, Abed. Kuya D. Instant okay buyback! Ilan na yung kalamangan? Nag-buyback yung tatlo, 23k gold din. Sa 22k, oo. Pero ito na nga, nag-buyback si Abed just to secure the Roshans in 73 seconds na walang Abaddon, 24 seconds na walang Ancient Apparition. Let's see. Ito na, ang instant buyback. Ayun, nawala. Hindi gusto yung buyback. Then ano lang si Kuya D na dala lang ng damdamin. Kasi buy TNC nakalagay sa ano niya. TNC din nakalagay sa team niya. Oo, sorry. May TNC. Nakakalito kasi guys, binabasa ko yung pangalan ni March eh. TNC po yung nakalagay. Nasabi ko rin kanina, TNC March eh. Sorry. Na yung ating ano. Nabadala lang tayo. Kung ano kasing nakikita, yun lang din ang nasasabi. Wala kasi silang lockdown dun eh. Cataclysm na yung tatapusin na yung buhay ng storm eh. Itong si Abaddon, masyadong pa-pay more eh. Gusto niya siya yung tinitira dito. Di dapat, eh, ito, patay na kasi dapat talaga ito eh. Hindi siya pinapansin. Eugene, may laban Eugene. Mamaya na yan.
And that replay is brought to you by Predator. Predator. Ay, Tornado. Ang ganda naman nung tinamaan ng Eterem na Versus Series. Abed, yung sabang susubukan nila patay dito. Pero Abed, napakaganda micro. Abyssal Blade sa balik target. Tignan natin kung mapapatay nila. Mapapatay nila limbat. Pero mamamatay tayo nilong labay. Makata ito na ang habol. Para sa side ng TNC tuloy. Nang Among Us. Bumukong si Sephir. Palitan mo yung pangalan mo. Lagay mo ang Among Us. Pero hinahabol na nila rito. Nako, Star Delicious. Mapabol sa kabuputa. Sinusuntok-suntok na. Napilita mag-ultimate sa kabuputa. Ay, walang vision. Hindi yung upra vision dyan. Pero lumaban siya rito. Dahil may abaton. Sinusubukan siya sa portal. Pero Tether. No, Star Spirit pumasok sa gitna ng gera. Oh my God. Pero napakaganda Tornado. Kataklisim. Boom. Hindi tumama. Oh my God. Abaton. Abatong. Abatong tumalong mga kaibigan. Ay, naku po. Kalaban ba ito si In Your Dream, ha? Tignan natin. Okay, sino mapapatay nila? May Aegis yan. Napakagandang laban, min. Pero mukhang magkakaupusan ng lahi rito. Storm Spirit, syempre, wala kayo pang lockdown sa akin. Sabi ng Storm, Blue-made Mail, lumaban, umasok, makakapatay. Sino ba mamamatay dito? Stark, ay, alam mo, wala nang pag-asa. Alam mo bakit? Sobrang hirap nang nagaganap dito. Grabe naman yun. Wala sila lahat, mga buyback dito. Oh my God, parang mga naka-Enerbon active. Hashtag comeback active. Grabe. Scotty, Satanic, next item, Abyssal Blade. Kaya na bang tapusin ng Among Us ang laban na to? Hindi ko alam ang sagot dyan, pero kinikilig ako. Kinikilig me. Kinikilig ko sa taya mo. No? 11k gold lead na lang, di. Sipin mo yung sobrang laking discrepancy naman kasi nang umabot na nga ata ng 24-23k gold na nga yung kalamangan. Isipin mo, pumapalag pa rin sila. Kumbaga laban pa rin. Hashtag laban Among Us yung ginagawa nila rito. Pero nakapatay sila ng apat. Ang malupit dito, hindi sila nag-push. Feeling ko may advantage pa rin kasi itong motivators. Nasa kanila pa rin yung ano eh. Yung mga ano yung walang buyback kasi yung Among Us dito. Oo. Specter lang ang may buyback. Ano nang isang one mistake ang Among Us dito. Dalo sila madadali. Yes. Oo. Parang ano na kailangan smooth sailing na dito ang Among Us. Kailangan ma-maintain na nila yung ganitong state. Ako pag nila. Ako siya nakakabawi sila pero kasi pag si Abed napitas dito wala siyang buyback. Tapos ang mukha ni Abed Yusuf mga kaibigan, magge-game 3 tayo dito. Kaya lang tumatagal yung mga teamfight kasi ang ganda ng mga Tornado. Yun lang. Yeah. Ganun lang yun. Galing ganda ng ginagawa ni Sephir dito. Ah. Sephir Lord guys. Ang galing ni Sephir Lord dito. May buyback pa yung Slark. Ayan. Oh. Makikita natin dito sa gilid. Oh. May buyback ang Spectre. May buyback din yung Slark. So dito natin makikita. Walang uy, buyback silang lahat. Ba't nag-40 pa yung Regen? Diyan ang 40. Yung Regen, nag-40 pa. Spectre, nagpapakita siya rito. Susubukan siyang i-wrap around ng kabila. Avalanche, here to. Tignan natin kung may mahuhuli. Here comes the Tornado, may maaabutan. Here comes the Abyssal Blade, may malalakon. Here comes the Force Stop. Pero gusto nila lumaban dito. Storm Spirit, makakalagkat pa rito. Mapapatay dito yung ayaw. Wala nang sustain. And this might be the team fight, mga kaibigan. Make or break play para dito sa side ng Among Us. One member down already on their side. Hinahabol. Spectre is going for the fight. Dalawang patay dito. That's the invocal ni Abed Yusuf going down. Pero makakapatay ba sila dito? Storm Spirit with the massive vortex. Mahuhuli. Tatlong walang buyback. Spectre ang natitira. At si Sephir gusto nila tumakbo rito. Pero what can they really do? Takbuhan portion na. Naku. Tatakas. Naabangan, nahabol, naka-brown boots mga kaibigan. The most basic boots of them all. Patay yun ang Among Us. Yun na sinasabi natin, Kuya D. Ito yung pinag-uusapan natin kanina na isang one mistake na lang ng Among Us dito will cause out the game. No? Pero wala, hindi pa rin naman, ano, hindi naman ata ipipilit pa ng MG Trust. Pero kayang-kaya na nila mag-push to kahit ano eh. Walang Roshan sila dito. So 3 minutes pa naman. And let's see, 70 seconds, almost 1 minute na walang invoker, walang Batrider. How is dami, it going to defend? Dami stack din ng Slark dito, ha? Ito problema sa late game Slark. Sobrang lakas, mga kaibigan. Here comes the toss na Abyssal Blade sa ulo. Kukuhaan ng lakas. Here comes the force up. Try to sustain. Pero mahuli yung Void Spirit. Yung Void Spirit will fall. No buyback on that Void Spirit. So it only goes down sa Ayo and sa Spectre dito. Pero I don't believe na pwede nilang ipanalo ang laban na to. Doon nagkaroon ng mga mishap para sa side ng Motivators dito. Motivators pa rin ang makakapag-force ng game
number 3 dito. And here comes the counter vortex. The Aya will fall. And I think this should be game. GG should be called. Among Us fighting, trying to survive yung early assault na binira sa kanila rito. Pero to no avail pa rin. Storm Spirit prevailing to be the better hero versus the Invoker. At walang magagawa. Di na siya pinapansin. Wala. Ano na lang siguro to? Base na lang. Asan na yung nagsabi na kahit nakapikit yung... Asan na yung nagsabi na kahit nakapikit yung Invoker, mananalo? Okay. Lumabas ka ngayon sa lungga mo. Yeah, pero 1-1 tayo, guys. So, ibig sabihin, we are in for a treat. May game number 3 pa tayo, Aki Maru. Kahit nagkaroon ng mga chance ang manalo yung Among Us dito, never nila nakuha yung kalamangan. Masyadong malaki yung na-establish na kalamangan ng Motivate Trust Gaming dun sa laban natin na to. Na kahit maubo sila, eh, nagkakaroon, lamang pa rin sila sa network eh. Diba? Naubos na nga sila kanina eh. Lamang pa rin sila sa network. So 42-26 yung score natin dito. Game 3 tayo, nanalo si Aki Maru, guys, ha. Aki. Wala na akong posta, talo na eh. Oh, ikaw na ang gusto kong manalo. Among Us, ay ano na to? Motivate Trust. Motivate Trust Gaming na. Alam mo, kung nanalo yung Among Us, wala, natanggal na yung kabako eh. Pero na-force out ng MG Trust dito. Okay na, nakaka-move on na yung usap, yung utak ko eh, na natatanggap ko ng unti-unti na ako yung matatalo eh. Pero laban. Pero lumalaban pa rin, lumalaban. Okay. Lang nga. It is what it is. We're going for game number 3. Mainit na mainit ito sa Kuya Nick's page. Abangan nyo yan. So huwag kayong aalis. Kami pa rin ni Kuya D, ang inyong magiging caster. Shoutout sa mga isang one mistake dyan, ha? Oo. Alam nyo. Oh, sige na, guys. Sino ko na one mistake? Ewan ko sa inyo. So ayun na nga kami. Magpapahinga muna. Don't go away. We will be back after a short break. Game number 3. Let's go!